Grabe, kasalanan pala ni Jun ngayon ang kan. Hindi matutuloy yan. Dahil? Parang, panlaki ng discrepancy. May pida pang puka. Ano, Jun, di ko Teka, di pa Tita Lolit, sinulat mo na ano, hindi ka kasi inimbita ni Tito Soto. Hindi. Yun ba ang dahilan? Hindi, hindi pa dati naman. Nakamit. Hindi, hindi na dati. Oo, na dati magkaano pa yan. Yan lang. Eh, type na type ko ma-invite ni Tito Soto na kahit. Medyo puso kayo. Tapos na lang, masakit ng loob, hindi ako invite. Hindi, hindi, hindi ako. Nasa Astra mo rin, lahat. Hindi na kayo invite. So wala si Tita Aster dito ngayon. Mas marami akong presko kesa. So wala nga si Tita Aster dito ngayon. Wala. Ay, ano ba yan? Yun ang papag-papag. Layo ni Mayo. Ay, Mayo pa rin kasi tawag natin eh. Kung Mayo. Oo. Dapat BP na. May mic? May mic ba? May mic siya. Tita, may mic? Pag ma-mic siya. Kasi hindi namin makuha layo niya. May mic na? Ito, siyempre, BP mo to. Dahil, siyempre, lahat ng lahat ng press ko lang. May presidente ka na. Bongbong. Ah, Bongbong and ano ka? Bongbong? Oo, na meron tayong press ko dito. Tapos meron tayong dalawang parties. Like, continue sa ating God. Sino pa yung tilis mo? Baka si support yun ni Alex Gonzaga. Hoy! No, mesyo. Nandito ka, Alex. Oh my God, it's Si Tessan! Hi! Ay, ayan na naman. Simula na naman ang mga ano. Sinabi na magganyan-ganyan lang, di ba? Talaga nga naman, ayaw paawat. Iba rin naman mas. Binigay ko lahat ng aking pagkanda, at aking parang. At hindi naman ako kumalas kung sila'y mas nakikita ng digmahan. I gave it all my support. Pero wala nang pupunta ng karepo. Alam ko naman ang problem ng ABS management. So, saan ako pupunta? Ayon ko professional media man. Yan ang pinag-aralan ko sa UP. Yan ang aking ginagampanan nito. Meron naman pagkakataon ito. Let's face it, the biggest network, the GMA network. Kaya, tinanggap ko na, tama ba yung decision ko? At yung alam ko kayo, as your father, and I also am a firm believer in loyalty. May pakita na yan. Now it's about time to take of yourself. Nakapupunta. Ang babago ka ba ng karyer? O ipapapatuloy mo minna?
patuloy mo, inayayaan mo lang ang DNA at gusto mo lang sumabi na sundin mo ang presensya mo. Okay? I support his religion. Anong sagot niyo sa ibang nang babasya kanya na kini-question ng loyalty niya? Eh, yun na. Kung sikit ang malis ng kalagitahan o sakit o sa umpisa ng gera, ang tawag niya ang deserter. Ano yun yan? Lumaban si Kim. Lumaban, nasaksiyan niyo ang aking pagkatanggol si Mama. Malinaw talaga yung ginawa sa ABA. Pero ano magagawa mo sa administration na yun? Wala akong magagawa. Daming taktong hearing at dinanap. Walang napapinayan. Lahat ng ahensya ng gobyerno, tinawag nila para tumistigo laban sa ABS. Sabi ko, wakit sa mga kamayin. After 13 sessions, the decision came up. Guilty beyond doubt. Ang tawag ko rin, miscarriage of justice. Ang tawag ko rin, yan ang example ng kangaroo ko. And I do not accept the decision. And that's why I keep on fighting for the rights of the millions of people who believe in ABS innocence, as I also saw it. Wala silang napakunayang ginawa illegal ang ABS. So, mali ang decision. One day, it will be rectified. Sinasabi ko lang, si Kim, alam ko niya, paano naman ako ibigyan ako ng sorry as a professional. Tama yung decision ko. Tama. So, kaya, kina, nag-usap po ba kayong mag-ama kung gusto rin niyang pasukin yung politika? Ayaw niya talaga. Wala. Ibabanggitin ang buong politika si Kim. Kung matama yung mukha rin sa pader, sa pag-hindi. Ayaw ko rin yan. I give the rest of my life for those who believe in me in show business and to my family whom I love most. I respect that. Hindi ko na inuulit sa kanya. Dami ko may nag-aalok, supporta ka na ganito kanya. And then, did you ask him ho, kung bakit ayaw sa politika? Eh, ang pamilya niya politika. Eh, alam mo, si Kim, nung bago-bagong sibyo, talaga siya nag-desisyon umasok sa politika. Ako umaawat sa kanya noon. Hindi ka na tumasok sa politika kayo, eh, vice mayor. Sabi niya, then, eh, kailangan independente, para hindi kasali ang tatay ko sa desisyon ko. Independente, tatay ko sa desisyon ko. Kumano ang itsura yun. I am vice mayor. Talaga mag-resign ka nalaman ko siya. Tutulungan kita. So, natuloy yung laban niya. Top notches siya. Pangalawa, top notches sa buong Maynila. Pangalawa, top notches sa buong Maynila. E tapos, nag-resign siya, mag-retire na siya. I have to respect that. Ano tingin nyo nakita niya sa politics? Bakit ayaw niya ayaw sa politics? Ang problema natin, yung number two ay program of government. Yung number one ay program of government. Yan ang istorya ng kasaysayan at kasaysayan ng Pilipinas. Yung number two, hinihengkel yung number one. Inaiingitan yung senior number one. Kaya may away ang pagulang natin palagi from time immemorial. Ngayon lang kayo makakakita na number one, kayo number two, Pinsa, will never, never quarrel. And because number two will always give way to number one. May opinion ako, hindi sinusunod, lululunin ko na lang yung dawa ko. Kapag at number two lang. Kaya yan ang paraan para maging maayos at ako na natin gobyerno. At ano ginagawa natin yung pagtutulungan, linisin natin ang pamata. Corruption will be stopped today. Next administration should be a clean government. Para yung napabalitaan niyo sa family, hindi na mauulit siya. Yung napabalitaan niyo sa mga nanakaw ng gobyerno, walang mawawala yan. Kaya yung mga commitment ni Manny, bahay sa walang bahay, pagkain sa walang pagkain, trabaho naghihintay sa lahat, ay magagawa. Kung yung pera na nakalaan para sa mga nahihirap ay ating gagamitin ng tama. Ang tatalayan natin. Manny Pacquiao is the only one who can do it. I can see that for conviction. I know all those running for president
Manny Pacquiao stands out as a man of integrity, dignity, character, Christianity. Alam nyo, we've had a government with no God. Ito ang maganda na kasubukan natin sa gobyerno na niniwala at susunod ang mga plano para sa Pilipino. Okay. Salamat. So, ano po masabi okay. Ni Tate sa survey po parang hindi si Manny umaakyat? Although maaga pa naman, siyempre. Pero Tate na masabi sa mga survey. Hindi na kailangan ng tulong. Siyempre lang. Manny Pacquiao is the most known, most popular, internationally acclaimed figure. I don't believe na yung mga survey-survey tama. Yan may halong focus-focus na gawa ng salapi. Pag binayaran mo yung survey yun, ang pera hindi niya matatagyan, number one ka. Sino may pera? Hindi si Manny Pacquiao. Ang pera niya, binibigay niya sa tao. Tinutulong niya sa mahihirap. Sino gumagawa ng ano? Yung iba ginagamit yung pera nila para sa sarili. And I see that in mind. Pag dumating na ang kampanya, at talaga nagkaroon na ng paglalahan ng kanya-kanyang pagkatao, at ang mamamayan naman ay nagsusuring taga-araw, mananalo si Manny Pacquiao. Sino ba sa mga kalaban niya ang kilala na lahat ng tanyag sa mundo? Lahat, hari, emperador, presidente, magpapicture lang sa kanya. Nagigiusa, makamayan lang siya. Sino? Manny Pacquiao. Kasama po ba kayo dito sa Batangas ko yun? Namigay doon siya, naging issue. Yeah. Nagpunta kami sa Batangas, una sa iba. Yung nakikita niyo sa internet, sa Lipa yun. Dumating kami sa Lipa, in-announce si Manny Pacquiao ay nandito po sa ating palengke. Kapunang labas sa lahat ng tao, parang langgam. Puro yung kali, parang EDSA. Gusto nilang makita si Manny Pacquiao. Gusto nilang ipagbunyi si Manny Pacquiao. Gusto nilang isigaw. Pacquiao kami rito. Mabuhay ka, Manny. Ito mo na yung natutuwa. Dahil mo'y nakikilala rin nila. Ganito ba ako manag-tura? Nandiyo yung kasama. Sino yung Don EDSA? Tutulungan din namin niya. Yan, sigaw. Taong sumalubin sa amin. Doon sa malayang lugar, sa Malayan, doon naka-schedule yung pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo at yung mga mahihirap doon. Doon nabigay siya ng mga delata, bigas, konting pera. Yun ang sinasabi ko. Sino sa mga kumakandidato, gumagawa niya, nag-aabala upang tulungan ang nangangailangan? Ay, Manny Pacquiao lang. Kaya, maniwala kayo sa akin. Kung gusto niyo ng pagbabago, Pacquiao at Elsa. Ako naman, humingi ng tulong sa'yo. Tulungan nyo kami. Kaya kung sabihin nyo, eh, tutulungan kita dito. Kung sabihin sa akin ni Lolit, sir, tutulungan kita. Pero yung kasama mo, hindi ko tutulungan. Ako naman makikiusap kay Lolit. Ay, ano ba yan? So, ngayon po natin malalang. Huwag mo na akong tulungan. Dahil kung ibang pagpulungin mo, bono, walang silbi. So, eto, ngayon po ang tamang panahon. I don't mind losing this election because this is a fight not for myself, not even for my family. It's a fight for you. Ang Pilipino pinagkakaita ng tamang buhay hanggang ngayon ng mga pangako at mga politiko na pagkatapos ng eleksyon, hindi tinutupad. Kaya, ang trabaho ko hindi papangako ko sa inyo, ako magpapaalala kay Manny. Ito, ang pinangako ko. Yan ang natatuparin. Kaya pagtanong sa akin susunod, saan ka mag-uopisina kung mananalo ko? Malakad lang. Kukuha ko ng opisina malapit sa Pangulo. Dahil di si Presidente ko eh. Para kontak mo ng tao kung hindi siya makita para mabigyan ng tulong. The Vice President should subjugate himself or herself
Hindi pwede yung pintas ka lang, pintas ka ng pumulong ito, no, ito wala. Eh hindi, walang mangyayari sa Pilipino kapag yung magulang nag-aaway palagi. Pag binoto niyo ko, binoto niyo si Mami, magkakaroon kayo ng tunay na gobyerno na nagtutulungan ang Vice President. Eh, ulitin kayo pakiusap ko ha, kung ako naman ay buboto niyo. Buboto niyo si Mami Pacquiao. Ayan po, kay Talogi. Ay, hindi, sinasabi niya ka lang. Ang buboto kayo, buboto kayo. Paalala ko sa inyo, love yourself, love your country, iboto ko yung Vice President. Ano ba yun? Ang bago to si Tita Loli. Pangyayari na lang yun. Thank you, sir. Ganito lang si Janice Labida. Good morning, sir.